Katrina. Ito yung ginagawa mo dyan. Ano iniisip mo? Makasi. Kahit umalis tayo, naisip ko pa rin sila kuya, lalo na si Papa. Hindi ako makakamove on. Magagawa mo yun, Trina. Kasi kung hahayaan natin na tuloy ang gumaling yung Papa mo, ipakukulong niya tayo. Tapos sila, makakapag-move on na sila sa mga buhay nila, magiging masaya na sila, tapos tayo ano, makakalimutan na nila tayo, hindi na nila tayo maaalala. Tumunog sa nandang. Ako po si Iris Salvador. Oh my God, ma. Hindi ako natulong sa inyo para pa... Mabuhay si Iris. Ano si Victor Salvador? Yung huling beses ko siyang nakita sa bahay namin. Kasama yung dati niyang ka-live-in partner na si Dulce Espejo, pati yung half-sister ko na si Trina Espejo. Tinakas nila yung dati ko kahit alam nilang disabled siya. Kaya kung sino man makasalubong sa kanya kung mahanap siya, please, just message me. Ah! Buhay si Iris! Anak, sigurado ka nandito si na Dulce? Mommy, ka-message ko yung nag-tip. Sabi niya nandito pa rin si Tita Dulce. Nandun sa may bandang gitna ng park. Okay, anak. Pero I just want to remind you, ha? This won't be easy. Hindi ibibigay ni Dulce agad ang location ng daddy mo. Pero, mommy, pag nahuli sila agad ng mga polis, wala na silang choice. Kundi sabihin ko na saan si dad. Mahanap na natin siya. I promise you, anak. Babawiin natin ang daddy mo. At ang lahat ng kinuha sa atin ni Dulce. Mga walang kwenta talaga itong mga bodyguards na to! Lahat na lang ipapagawa ko sa kanila, puro na lang palpak! Huwag ka masyado. Tapos kayo, hindi ka pa sila makontak! Ano ba yan? Huwag ka masyado maingay! Ba, may makarinig sa atin! Sino naman makakarinig sa atin dito? Ay, wala nga katao-tao! Sino magsusumbong yung mga ibon? Umalis na tayo, please. Please, umalis na tayo. Tara na. Iris? Why so scared, Dulce? Ngayon ka lang ba nakakita ng patay na nabuhay? Or should I say, pinatay mo pero buhay pa pala?